Catholic communities, for example, sa Vietnam, sa Japan, at sa iba pang mga bansa dito po sa Asia. At kung halimbawa ngayon, right now, sa India, no? Ay talaga po mayroong persecution. At alam natin na ang persecution is a blessing in disguise. Bakit? Dalawang bagay. Sapagkat ito ang nagbibigay sa ating pagkakataon na tayo ay sumaksi heroically sa ating pananampalataya. Sapagkat para lang sa Pilipinas, it's so fashionable to be a Catholic sometimes. It's so easy. Parang napakadali. Lalo ang kahirap-hirap, di ba? Pero kapag dumating ang persecution, when our faith is put to the test, then, magkakaalaman kung gaano katibay, gaano kadalisay, gaano katatag ang ating pananampalataya. At ngayon, sa aking pag-iwanag, nagsisimula na ang persecution ng simbahan sa Pilipinas. Saan kaya nanggagaling? Hindi ko alam. Kunyari, karalaw. Well, this is no joke, but I think we have not experienced this in the past. Na ang mga obispo ay lalaitin ng gano'n na lamang. Ipahihiya ng gano'n na lamang. Don't you worry. Kaya nila. With our help. Amen? Amen. May tulong natin. At kakayanin nila sapagkat kung meron man mananampalataya sa ating simbahan na dapat maging matatag, na dapat maging dalisay ang pananampalataya ay walang iba kundi ang ating mga ama ng Diyosis, the bishops themselves, should be men of faith. Of strong faith and strong dedication to the church. Kaya ang magkakitasan natin siguro ay hindi yung sana mawala yung mga persecution na ito. Pwede rin. But I would rather say hilingin natin sa Panginoon maging matatag tayo sa nararanasin ngayon natin ngayong pagtuligsa sa ating ilang simbahan. At pangalawa, aside from witnessing, this is also a moment of purification that we badly need in the church now and ever. Now and always. From the beginning, down to our times, kailangan po natin ang purification. Ang simbahan po ay hindi kalipunan ng mga banal. Dapat mga banal tayo, no? Pero hindi po yun yung simbahan. Kundi manamay ang tunay na simbahan ay walang iba kundi isang kalipunan na nagsisikap maging banal. At ang mga makasalanan. Kaya't ang lingwahe ng Ebanghelyo ay hindi exclusive, but rather a sense of inclusivity. Niyayakap nating lahat. Everybody is welcome in the church. This is a big family. And this is how it is in a family. Hindi lahat, kayo, marami po dito yung nanay, no? Hindi lahat sa likod ng inyong mga pagsisikap, ng inyong mga anak,
pa rin ang mga black sheep. Amen? Ginawa mo lang, di po ba? Ganyan din ang simbahan, ang ating simbahan, isang nanay. At naroon, may mga anak na nabubuhay hindi ayon sa kalooban ng ama. Baka ako yun. Baka sa hanay din ang mga obispo, hindi ko alam. Sa hanay namin mga pare, sa hanay ng mga religious, ng kamadrihan, sa hanay namin. Pero huwag tayong magtalala sapagkat ang simbahan ay laging isang tahanan na merong espasyo. There is so much space for God's mercy and compassion. At dahil dito, yung nagaganap ngayong kumbagay pagsubo, pag-uusig, ay huwag nating katatunan pagkos ating paghandaan. And let us be able to draw what is good from this. Itong persecution na ito. Kakasin natin yung magaling, yung mabuti para sa ating mismong pananampalataya. Sana ito'y maging pagkakataon upang lalo tayong magpakumbaba. Because purification happens when we bow our heads, when we enter through the door of humility and remind ourselves that without God's mercy and compassion, we cannot continue our journey to Him, to His house, to our house. Hindi natin magagawa. That's why the very first gesture is the art of stooping down. And then purification would also demand from us na tayo ay hindi lamang pagpapakumbaba, kundi isang patuloy na kabukasan with that openness, with an open arm, with an open mind, with an open heart to the action of the Holy Spirit through the Word of God. So siguro, ito isang panyaya na tayo magkubli sa salita ng Panginoon. Yun po yung napakinggan natin sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, na ito ay hinango sa sulat sa mga Hebreo, ay sinasabi dito, sila ay nanatiling mananampalataya nang dahil sa kanilang mananampalataya, sila'y kinanugtan ng Diyos. Kaya nga lang, mga sabi dito, yung pangako na kanilang inaasahan ay hindi nila mararanasan sa kanilang kapanahunan. But just the same, in spite of that, they remain faithful to God. I'm sure, kung minsan, ang atin ding mga obispo, kaming mga pare, kayong mga kaibigan namin sa gawain ng simbahan, ay nagugulumihanan sa mga pangyayari at kung minsan ay nakikita ko kaya sa aking kapanahunan ng simbahan talagang tunay na vibrant at isang simbahan, isang komunidad na namumuhay ayon sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon, we may not see the day, but just the same, move on. Move on! Alam niyo kung minsan may mga MDG,
Kasi po, as my role now as Vice Admiral, ay minsan ay naghahanap ng mapapagsungkuhan. Siyempre, hindi naman nawawala yung mga iringan, mga tension. Hindi naman wala. That's part of life. Amen? Pero sa inyo, alam ko, pero hindi ko sasabihin ang pangalan, pinoproblema nila yung pari nila. O yan, nagkatawa na kayo ngayon. Pero, alam nyo kung minsan, para bang ang dating ay ako yung mag-i-inspire sa inyo, baligtad. I have been inspired by you. Bakit? Sabagat kayo na rin ang sumasagot sa inyo mga nakamuna. Monsi, anong dapat namin gawin? Sometimes I choose to remain silent because silence can be more powerful than words. At sila na rin, kayo na rin ang sumasagot. Ito po namang aming ginagawa ay para kay Lord. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Amen! You are not there to please the priest. Hindi ito Miss Universe contest. You are not there to be involved in mutual admiration club. We are here to serve God and to please God. Nothing less, nothing more. Sapagkat yun ang essence ng inyong paglilingkod. Si Lord ang inyong tinitingnan. Remain as you are. And you will continue to be a gift to this global church of San Pablo Diocese. Your journey has been for the last 41 years now, and we can only bask in the joy that the Lord has been so gracious to us. Sapagkat patuloy na lumago ang hanay ng mga kasapi ng Mother Butler sa Diocese of San Pablo. Now, 1,500 and still counting. You are not just a gift. You are a huge gift to this people of God in the Diocese of San Pablo. May request na po ako. Ano walang iba. Ginagawa nyo lang. Pero sana gawin ang lahat. Na ang inyong paglilingkod bilang mga Mother Butler ay hindi lamang bihisan asikasuhin kaming mga pari kaugnay ng aming pagdiriwang ng banal na misa at ng iba pang mga sakramento. Alam nyo, ang tawag ko sa mga Mother Butler sa aking parish ay either si Lola o si Tita. We feel we are one family. Kayo ay kapamilya, kasangga, kapatid, kapuso. Ano ba? Yun na nga yun. Amen? At kasama ulo, dahil kayo ay hindi na iba sa amin, please, ipagdasal mo lagi kami. Yes. Amen? Amen. Alam nyo, tuturuan ko kayo ng isang gesture. At baka ikinuro na ni Tita Divilla.
Tita na, tita pa rin. No? Habang inaayusan ninyo ang pare, hindi naman si Mimi Nebik na pa, no? Hindi yun. Ewan ko. Ito ang nakatilig na, no? I hope that, no? Kasama noon, pinagdadasal ninyo. Itong pare. Huwag kayong magdadasal ng pare, kasi isi ko ibang pare. Ay, mas ko, ba po kasi yung isang pare, eh, hindi ito. Pagkasal mo siya. You know, binibihisan siya ng panalangin. Amen? Binibihisan siya ng inyong pagmamahal. Pagmamahal na nakaugat sa pagmamahal ng Panginoon. Abiding in God's love. That was your thing last year. Ngayon, tuwing kayo ay mabibihis ng pare, tuwing kayo magpaplan siya, aming mga damit, laga ba? Isipin ninyo yung pare, kailangan itong pasahan. Okay? So, di ba, sa napakinamdam mo na merang karagdagan nagdadasal sa amin. Alam nyo, I must confess na nung ako'y nasa parokya since mamatay ng aking ama 1995, isinama ko na ang nanay ko kasi alam ko yung nanay ko, from day one, since I entered the seminar, and since I was ordained as a priest, she never stops praying for her son. Kaya, ngayon po ako'y dahil Michael General, minsan sinasama ko rito, nahihiya naman, hindi kayo na inuwi ko muna sa Lucia, but otherwise, ako'y nasa parokya, kasama ko, an ally, a partner. Safe, di ba? Safe, ally. Saka yung nanay, ibig sabihin na, oh, yung sa high blood mo, hindi mo na magayari. Meron mga paring makawalang nanay. Meron mga paring baka hindi kasama na. Pwede bang kayo'y maging nanay namin? Talaga? Palakpakan natin ating sarili. Thank you. Salamat. Sa ganyang paraan, para bang gumaan ang aming pakiramdam. Para bang ang aming mga gawain, kahit napakahirap at napakarami, ngayon, hindi pala kami nag-iisa. Kayo'y aming kasama-sama. Pray for us that I'm not saved now and at the hour of our death. That's too early. Okay. Pagdasal niyo ang inyong mga parish priest, the journey is still long. And as I said, persecution is upon our land. More than ever, we have to pray for one another. Amen. Tumayo.